Hi guys, welcome to Aris Tech Reviews, and ngayon meron ulit tayong another tech unboxing care of Fifine. So yung iba ang tawag nila dito Fifine, but per Fifine, ang tamang pronunciation daw ng kanilang company is Fifine. Okay, so ngayon meron tayong RGB microphone ulit na galing sa kanila. So again, big shout out and thank you to Fifine for sending this product para i-review sa ating channel. Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to. So, ang pinadala nilang microphone sa atin is ito guys, ang A6V gaming microphone. So, RGB siya guys. So, very compact, very portable siya guys. Hindi siya sagabal sa ating desktop table. So, bago natin siya i-unbox, i-check muna natin yung kanyang specifications. So, ang Fifine A6V gaming microphone is a condenser USB microphone na pwede sa ating mga gamer or sa ating mga live streamer or sa simple user lang ng ating internet. So napakadaling gamitin ito, napakadaling i-set up at aesthetic look na rin sa ating mga streamers out there. So i-unbox na natin siya para makita na natin kung ano yung pinaka-itsura niya. So out of the box, makikita mo agad yung kanilang thank you card. So ayan, di ba? In fairness kay Fifine, may pa-thank you card agad sila. And then, andito naman yung user manual or yung guide kung paano i-set up yung inyong microphone using Mac or Windows. So, ang kinaganda nito, compatible siya sa lahat ng mga operating system ng ating mga computer. And then, ito yung pinaka-itsura niya, guys. Sa loob ng box. Ayan, ganyan. So, meron siyang black and white color. Ang pinili natin is white. So, may kasama na rin siyang USB Type A to USB Type C. And then, ito yung pinaka-microphone niya. Ang ganda guys, ang ganda ng pagkakagawa kahit 100% made out of plastic siya. Very flexible siya at nakita nyo naman may shock mount na siyang kasama dyan. So hindi mo na kailangan bumili ng extrang shock mount para pag any vibration or any alog na magagawa mo sa mesa mo is tutunog yung mic mo, ito, may iwasan na siya. And then meron na rin siyang pop filter dyan para maiwasan yung mga plosive sounds, yung mga S, yung mga P, yung mga yung mga ganong klaseng sounds is may iwasan na yon na sabog dahil sa pop filter na kasama ng microphone na to. And then syempre may tripod na rin siyang kasama kung saan nakalagay yung microphone natin. Ayan. So yan yung pinaka tripod na kasama niya. Maliit lang siya pero it will serve its purpose para matayo yung ating microphone. So i-set up na natin yung microphone natin na nakalagay dito sa tripod natin para makita natin yung pinaka itsura niya nang buo na siya. So ito yung pinaka-itsura niya guys. Ayan, ayan yung pinaka-itsura niya na nakakabit yung tripod. Nakita nyo naman, maliit lang siya, mababa lang siya. So ngayon naman guys, testingin natin kung ano yung magiging sound niya kapag nakakabit na natin siya sa ating computer. So just a disclaimer guys, ang gamit natin ngayon is broadcast microphone. So usually itong mga microphone na to is XLR powered siya and maganda talaga yung quality niya kasi pang radio broadcast na yung quality na to. So ito is USB microphone, okay? So condenser microphone siya. Tingnan natin kung magiging at par yung quality of sound niya sa ating broadcast microphone. So ngayon guys, ang gamit na natin microphone is yung Fifine A6V RGB condenser microphone. Makita nyo guys, inona natin siya via USB dito and then gumagana na yung kanyang RGB lighting. Okay, so nakita nyo kung gaano siya kaliit guys, hawak-hawak ko siya. Pwede ko siyang hawakan, pwede ko siyang hindi hawakan, pero ako, mas preferred ko na hawakan ko na lang siya kasi medyo mataas yung ating setup ng microphone and masyado naman siyang mababa kung ipapatong ko siya sa mesa. So how's the quality guys? So yung gain natin is nasa 30%. Gawin natin 50% yung gain natin and then babaan natin ulit sa mga 20 to 25%. So alin yung mga gains na gusto nyong i-setup dito? Yung nasa 50, nasa 20, o nasa 30.
Isa sa mga gusto kong factor dito is yung RGB niya. Nag-iiba-iba siya automatic, guys. Hindi mo na kailangang iset up kung anong kulay yung gusto mong ilagay, or hindi siya naka-stable lang kung blue or kung red lang or yellow. Kung napansin nyo, guys, yung RGB nito is two-tone. Kaya kung makikita nyo talaga, maganda yung pagkagawa ng RGB nito. Para naman ma-mute siya, guys, itatap lang natin yung surface dito sa taas. So pag namatay yung RGB, ibig sabihin naka-mute ka. So hindi ka nakakabahan or hindi ka na matatakot kung na-mute mo ba yung microphone mo or hindi, kasi meron ka na agad na reference kung naka-mute yung microphone mo or hindi. Okay, so ngayon testingin naman natin i-mute yung microphone. So, pag mute ko ng microphone, guys, may narinig ba kayo? Usually kasi pag de-button or de-pindot yung pag-mute ng microphone, maririnig nyo yung pag-pindot o yung click. Ito naman, tap lang siya, hindi siya button. So, try ulit natin i-mute yung ating... Ngayon naman, i-on natin. So, kamusta naman yung quality na naka-mute? Wala ba talaga kayo naririnig? 100% zero ba talaga ang sound ng ating microphone? So, ito na rin yung shock mount ng ating microphone. Nakakabit na rin siya. Automatic na rin siya nakakabit. I'm just not sure kung pwede nyo itong tanggalin or hindi. Pero ang alam ko is pwede nyo itong ilagay sa boom arm natin na nandito sa likod natin. Kung gusto nyo yung naka-boom arm siya, naka-ganon, para wala siya sa mesa nyo or hindi nyo siya hinahawakan, pwede din naman. Pero ako kasi, since maliit lang ito, maganda na nasa desktop table lang natin siya. And then, kamusta naman yung plosives ng ating microphone? Peter Piper picked a pack of pickled pepper. So, usually kasi, pag wala kang pop filter, maririnig mo talaga yung mga P. Yung mga plosives, yung mga so kung wala kang pop filter, mas matindi or mas masakit sa tenga yung kalalabasan ng sound natin kapag wala tayong pop filter. And then very fortunate na rin tayo na yung Fifine microphone natin is may kasama na rin siyang pop filter. Hindi mo na kailangan bumili kasi I believe the cost of the pop filter is around 300 to 500 pesos. So hindi ka nabibili. Overall, guys, aesthetic wise, 10 out of 10 sa akin siya kasi two-toned yung kanyang RGB lights. Pangalawa naman is yung accessories na kasama niya. Meron na siyang USB type A to type C. Meron na siyang shock mount connector sa microphone natin for free. And then meron na rin siyang tripod na kasama sa microphone natin, again for free. So for the price of this microphone from Fifine, 100% check siya para sa akin. Kung gusto nyong orderin sa Lazada, andito yung price niya. Meron siyang iba't ibang color, meron siyang black, and meron siyang white. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. Kung gusto nyo ba minimalist, kung gusto nyo ba aesthetic, meron kayong color na pagpipilian. And then kung gusto nyo naman mag-order, click the description box sa baba para mag-order kayo sa Lazada page ng Fifine. So again, thank you Fifine for sending this product dahil napakaganda ng first product na sinend mo sa ating YouTube channel. Again, this is the Fifine A6V RGB microphone for our streamers and gamers out there.